Mga sir, bakit nga ba ganun na lamang kagustuhan ng China na masakop ang buong West Philippine Sea? Well mga sir, mayroon nga pong malaking binunyag si former Senate President Juan Ponce Enrile sa ating Pangulong Duterte. At sa tingin ko, isa ito sa mga malalaking dahilan ng China kung bakit ganun na lamang katindi ang kanilang pagnanasa na makuha ang buong West Philippine Sea. Stay tuned na naman pong muli at samahan nyo na naman ako sa panibagong balita natin ngayong araw. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay magsubscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest kong upload. Mga sir, hindi nga lang po isda ang makukuha ng China sa West Philippine Sea kung sakali nga pong mahulog sa kanilang mga kamay ang nasabing karagatan. Kundi mas malaki pa nga po sa tunay-tuniladang isda ang pwede nilang makuha kundi mas higit po purito. Dahil ayon nga po kay former Senate President Enrile na tinatayang mahigit o kumulang 9 trillion cubic feet na natural gas ang proven nga pong nasa ilalim ng West Philippine Sea. Ito ang kanyang mga binulgar sa ating presidente sa kanilang pag-uusap. At hindi lang natural gas ang pwede nilang makuha kundi proven rin pong mayroong mahigit o kumulang 7 hanggang 9 billion barrels ng krudo ang nakahimlay rin sa West Philippine Sea. So mga sir, ganito po kayaman ang West Philippine Sea kung yaman lang din ang pag-uusapan. Isa ito sa mga pinakamalaking deposit ng natural gas sa mundo. Kaya ito ang rason kung bakit ganito katindi ang kagustuhan ng China na mahulog sa kanilang kamay ang buong West Philippine Sea mga sir. Isipin nyo mga sir na kapag makuha o ma-discover ito ng China kung saan ito nakalagay sa West Philippine Sea, aba, luluhod niya po ang mga bansa sa kanila kahit walang gera na mangyayari dahil hawak nga po nila ang dugo ng makinarya sa mundo. Alam naman po natin kung gaano ka-vital ang krudo at gas sa ngayon. Ito lang naman ang pangunahing ginagamit sa mga makinarya. At kung sino man ang bansa na makakatuntun sa mga nasabing krudo at gas sa West Philippine Sea, sigurado po ako na isa sila sa magiging pinakamayaman sa mundo mga sir. At dagdag mo pa doon na kung makukuha nga po o makontrol ng China ang buong West Philippine Sea, ay hawak nga po nila sa leeg ang ilang trilyong kalakal na dumadaan po dito taon-taon. So mga sir, ano po ang masasabi nyo sa balita natin ngayon? Ilagay nyo lang sa comment section ng ating panibagong balita ngayong araw. Hanggang dito na naman po tayong muli. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa aking channel.